Kuya na yung delivery. Ang bilis naman. Nakakatuwa. Kuya na yan yung Lazada. Okay. Wait lang. Welcome back to our channel. So for today's video ay mag-unboxing naman tayo ng pinamili ko sa Lazada. Woo! Lagi may ganoon, lagi ako may iyaw galawin. Lagi may woo! Pero ayan, etong dalawa ay kararating lang 'yan. And yung isa last week pa yata 'to. So yan, binuksan ko na kanina pa, hindi ako mahirapan, tsaka tinignan ko na rin, and naisipan ko lang mag-vlog para naman ma-share ko sa inyo. And kung sino yung mga interesadong bumili ng mga gantong items, ay at least makakapagbigay ako ng advice sa inyo kung maganda siya or hindi. So yan, ito yung pinamili ko sa Lazada. Ang bilis nga eh, parang kailan ko lang to in-order, tapos na-ship na rin siya parang after 3 days. Ayan, unang-una po ang binili ko from Love Shopping, itong tripod. Nakakatuwa to kasi itong tripod na to, sobrang mura. As in, sabi ko, sobrang mura niya sa halagang 100. Sina nandito kay Lala? 133.95 lang siya. So, ito yan. Ayan, ito yung mga dugyot yung mga anak fish ko. Nag-merienda sila. Ayan, ito yung tripod. Ganyan siya. So, papakita ko sa inyo kasi ginamit ko siya dito sa ring light natin. Meron naman akong tripod. Pinahiram siya sa akin. Maganda klase talaga siya kasi matibay. Itong nabil ko, medyo plastic eh. So, ayan. Tapos, ang laman niya, meron siyang ganito. Yung para sa cellphone. Pero kung gagamitin ko lang siya sa... gagamitin ko lang siya dun sa ring light. So, papakita ko sa inyo, ha? Ito siya. Wait lang. Dali ah. Knock-off nga natin to. Excuse. Medyo didilim. Ito yung... Sorry ha. Kailangan ko yatang i-flat. Masa, ganito yung tripod niya pag inayos na. Binuksan ko na para at least magamit ko. Tapos... Ah, sige. Ikabat sila. Ayan, ganyan siya. Maano lang siya, sobrang gaan niya. O, tingnan mo naman, no, isang hawak ko lang sa kanya. Kaya, kita mo sobrang gaan. Tapos, yung ano niya, yung pinaka-stopper niya, hanggang dito lang talaga siya. Pero yan, mahaba siya. Mahaba naman yung tripod. So, worth it naman to sa presyo niya. Nagulat nga ako eh. Pero hindi ko na-expect naman na ganito kanipis. Manipis kasi talaga siya. Pero, okay na para sa presyo niya, diba? And ano siya, very lightweight lang, pwede mo talagang dalhin kung nasaan ka, kung may mga kung gusto mo magdala lang, kung diyan ka lang naman sa tabi-tabi, tapos kailangan mo nung ang ingay, ito lang sa electric pan, ang ingay kasi, kaya pinatay ko. Kung magbabiyahe kayo para hindi ka na mabigatan, pwede na to. Yun nga lang, sobrang gaan niya, baka, yun nga lang, ingat lang tayo kasi pag nadanggi siya, ayan, baka siya mahulog. So, pero, ba diba, ang mura, 133 pesos. Lagay ko lahat sa screen yung mga price and kung saan siya nabibili sa Lazada, ha, para pwede nyo rin po masubukan. Tapos, next naman, itong coffee bean grinder. Gusto to ni Daddy D eh. So, ang binili namin yung electric grinder kasi meron doon yung manual. Kasi may nagbigay po sa aming kapitbahay na coffee bean at wala naman kaming ano, wala naman kaming pang grind noon. So, Ayan. Ayan yung itsura niya, nung box niya. Maliit lang siya pero pwede na pang grind tapos ayan, ito yung ano niya. So, electric siya. Ayan. Ang cute niya, diba? Oh, white. Kala ko stainless yung parehas nandito kasi yun nasa picture. Pero, ito yung pinadala. Pero, okay lang. Tapos, meron siyang outlet dyan. Yung sasaksak mo. Tapos, ayan. Ito natatanggalan ng ganun.
hindi mo siya nalalock. Tapos, ayan yung kanyang pinaka blade. Ano naman siya, sana stainless and baka nakalagay kasi doon stainless daw to. So, pakita ko na lang siguro sa ano sa inyo kapag nagamit na namin. So, insert ko na lang din kasi gusto ko si Daddy yung mag-try. And yun, ito sa tayo dito. Naman natin ay ito, pinaka-favorite ko sa lahat. Ito yung medyo, siguro 1 week ago na to dumating sa akin. Pero hindi ko na siya pinilm dahil 1 piraso lang. So, nagsakto lang na naghanap si Daddy nung coffee grinder. Tapos yung tripod nakita ko, ang mura lang naman. Sinabay ko na yan. Kasi sabi ko, sige mag-unboxing tayo ng Lazada. Ayan, next naman is itong Lapel. Ayan, sobrang tuwan-tuwa ko dito sa Lapel na to kasi magkano lang siya. Yung Lapel is 198. By the way, guys, lahat nga pala to kasi 'di ba, iba't ibang ano siya, merchant siya. So, kada presyo na nakalagay doon plus 50 pesos for the shipping fee. So, ayan yung Lapel, nakakatawa para to sa camera para at least kahit malayo diyan, pwede ako mag-speaker and pinaka purpose talaga nito ba't kami bumili. Gusto nila ENE na mag-ASMR. So, magta-try kami ng ASMR, guys. Abangan nyo po yon. Tapos, ayan, kung ano-ano pang mga pag kumakain kami, magmumukbang kami, ganyan. Ito, ang mura niya. Tapos, gumagana siya. Tinry ko siya talaga kagad eh. Kung gumana. So, ayan, guys. So, guys, yun lang. Ilalagay ko lahat sa screen, lahat ng mga price at kung saan. Kung gusto niyo silang ang i-try, pwede nyong subukan nyo. Punta kayo dun sa ano nila. Sobra pawis ko. So, yun lang. Thank you so much guys again for watching. And sana po ay nagustuhan nyo tong Lazada. Ano natin? Ang tawag to? Unboxing? Unboxing ng Lazada. Please like, share, and subscribe. Bye guys! Sasubukan na namin yung coffee grinder. Tingnan natin kung siya ay magander at madurog ng bongga-bongga. Ito yung binigay sa amin ng aming kapitbahay. Mukha. Sinupat ka sa mga bilin. Ayan, ang ganda naman ng bilin. At ang bango. Ito yung on and off niya. Ayan, tiga na. Ayan, gagawin. Amazing. So, ayan guys. Medyo napino-pino na rin siya. Pero konti pa. Pwede mo pa rin naman siyang iyan. Guys, ang hindi nga lang pala maganda dito. Itong container niya, nalinis na ito ni Daddy eh. Ano siya? Hindi siya natatanggal. So, pag nilinis mo, titisyuhin mo lang niya nang medyo basa-basa para luminis ulit. Ayan, luminis na pero ayan, syempre may mga tira-tirang coffee dyan. Pero so far okay talaga na durog yung beans niya. Subukan namin din siya sa oatmeal kung madudurog siya. Kasi ito, ano to eh. Anong tawag dito daddy sa oatmeal na ito niluluto? Rolled oat. Rolled oat. Ang hirap niya. Ayan, ito diba inenext namin yung rolled oat. Ang pangit sa kanya kung hindi siya nauhugasan, hindi siya natatanggal dito. Pag sinalin mo na yung bago, syempre mag-iiwan pa rin ang amoy yun tsaka yung lasa. Kasi may mag-iiwan pa rin mga particles na ganyan dito. So, yun lang ang disadvantage nitong coffee grinder na to. Ewan ko lang doon sa manual kasi may tinitinda rin naman silang manual. Pwede nyo rin siyang i-check doon guys kung ano mas okay sa inyo. Tapos ito yung on and off niya. Masubukan ni Daddy yung doon. Ayan. Choo! Magandigo.